Nakadiskubre ang drone ng mga kakaibang bagay sa iba't ibang lugar. Ayon kay Google, ang drone ay maraming function at maraming mga bagay ang pwedeng paggamitan nito. Madalas itong gamitin sa mga search and rescue operation sa mga bahayan matapos ang sakuna. Madalasan din ginagamit ang drone sa mga pelikula o di naman kaya pang deliver ng mga pagkain sa mga bahay. At ang pinakasikat ginagamit ang drone ng mga militar para magmanman sa kalaban bago nila gawin ang kanilang pag-atake. Sa kabilang banda, bukod pa sa mga yan, ay meron pang kakaibang mga bagay na kunan ng drone na sigurado kaming ngayon mo lang makikita. Yan nga ang titignan natin sa video na ito. Manatili ka lang hanggang sa dulo dahil bibilib ka sa mga masasaksihan mo. Kaya naman simulan na natin. Unang bira ang nakikita mo ngayon ay ang aktual na pag-demolish sa mga gusali. Kung iniisip mo naman na bulati ito under microscope ay nagkakamali ka dahil literal itong python na nakita ng drone gamit ang hit camera. Ang may-ari naman ng drone na ito ay balakuna ng mga kangaroo pero di niya inaasahan na ito ang mangyayari. Ngayon tignan mo naman kung sino ang dumagit sa drone nang bumagsak ito sa tubig. Baliwala talaga ang drone kapag tinamaan ito ng bag sa kalsada. Ganito naman kaganda ang kuha ng drone sa mga ibon na lilipat na ng ibang pagpupugaran. Bago pumasok ang mga tao sa isang lugar na hindi nila kabisado, ay kinecheck muna nila ito gamit ang drone para wala silang pagkisihan sa huli. Hindi ito basta-basta sailboat ride lamang sa itong official record. Inahak nila ang masungit na panahon ng 24 hours sa bilis na 9 miles per hour gamit lamang ang kanilang nag-iisang yate. Ito ang Bulkan de Fuego sa Guatemala. Isa ito sa pinaka-aktibong bulkan sa mundo. Ito naman ang lava lake ng Erta Ale Volcano sa Ethiopia. Tignan mo naman ang fish scale ng mga alon na ito sa Chiantang River.
Ganito kapag tumalon sa tubig ang balye ng may timbang na 30 tons. Ganito kalulupit ang mga piloto ng mga jet. Merong kakaibang rules sa larong ito. Kung sinong unang magsabi ng let's go ay talo. Ganito naman ang view mo kapag ikaw ang piloto ng isang eroplano. Makapal na ulap naman ito na tila kakainin ng maliit na nayon sa parte ng Brazil. Heto naman ang tornado sa may Texas. Ganito ang itsura ng pagbagsak o pagguho ng mga yelo sa Antarctica. Kung bad trip ka sa may traffic, ano pa kaya sila? Palupitan lang ng stand sa kotse ay walang duda, panalo na nga sila. Sa katunayan ng ginagawa ng mga reindeer na ito ay di para hiluhin ka. Sa halip, isa itong paraan nila para protektahan ang kanilang sarili laban sa mga predator. Tinatago nila ang pinakamahina sa gitna at sa dami nga nilang umikot ay walang tsansang makanti sila ng kahit na sino man. Isa na ito sa pinakamagandang view sa mundo. Makikita ito sa Jamestown sa St. Helena. Wala pang 1,000 mga residente rito at mayaman ang lugar na ito sa kasaysayan at mga magagandang tanawin. Ngayon mag-ride naman tayo sa Hadron Collider, ang pinakamalaking energy particle collider sa mundo. Ito naman ang Tesla Megapack Solar Panel. Mga backup energy ito na nakalagak sa isang malaking facility. Nagsusupply ito ng enerhiya sa libo-libong bahayan malapit sa area. Ang nakikita mo ngayon ay hindi reverse video. Oo, literal na lumalapag ang mga rocket ng SpaceX sa lupa.
hindi talaga mandadaya ang matematika. Saktong kalkulasyon ito ng raket at ng bangka. Mula sa space ng raket at sasaluhin siya ng maliit na saktuhang bangka. Nakaka-relax naman ng kuha na ito ng drone mula ito sa Montana. Nililinisan ng mga malalaking truck ang kalsada para madaanan ng mga sasakyan. Biski tayong mga tao ay kaya ring gumawa ng rainbow, gaya ng ginagawa ng lalaking ito. Kung pabilisan ng drone, walang duda na panalo na nga ito. Ito naman ang Lake Chibaku sa May Russia. Naging lake ito dahil noong 2013 merong malaking tipak ng meteorite na bumagsak dito. At same year nakuha nilang malaking bahagi ng meteorite sa ilalim mismo ng lake. At ayon sa NASA, ang lakas ng hatid nito nang pumasok ito sa atmosphere ng Earth ay halos 20 times na mas malakas kumpara sa lakas ng atomic bomb na binagsak sa Hiroshima. Ito naman ang napakalaking monumento na tinawag sa pangalang Spanish Stonehenge. May taas ang ilang mga bato na 5 feet to 6 feet at may edad itong 6 hanggang 7,000 taon. At last, siya naman ang 23 years old na hiker na natrap sa gilid ng bundok ng 2 araw nang walang tubig at pagkain. At mabuti na nga lang talaga, may drone dahil nakita siya dahilan agad siyang tinulungan. Ngayon maraming salamat po dahil nakarating ka hanggang sa dulo ng video. Bilang regalo, ito ang drone footage ng malapit ang kuha sa mga fireworks.